Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin ang panibagong corruption issue dito sa administrasyon ni BBBM involving sa NFA. Nako, ilan yun? 75,000 bags of NFA rice na ano daw? Old stock. Ibinenta around more than 9 million pesos ang halaga, kaya lang walang proper bidding, may pabor-pabor sa nagbili, kaya lang yung sinatawag na old stock, yung unfit for consumption, pwede pa man di ay ibenta, allegedly. Okay, so ang nagreklamo kwan mismo, NFA Assistant Administrator for Operations, Lemuel Bagayunan. Sumulat siya sa Office of the President February 13. Ang inireklamo niya yung NFA Administrator mismo, Roderick Bioko. So ito na, labanan na ng ano, mga top 2 officials ng NFA, they are accusing. Of course, accuser itong pang number 2 man, ang inaccuse yung administrator. Grabe. Okay. So, ano ang action ngayon ng BBBM admin? Ang Department of Agriculture, yan, mag-start na ng investigation. At ito, medyo nakaka-dismaya na statement ng DA Secretary Francisco T. Laurel. He is requesting na mag-leave of absence itong dalawa, yung inaccuse at saka yung accuser. Nagmamakaawa, pwede ba mag-leave of absence na kayo? Wala talaga. Leader, like follow, very weak. Kung ako ang DA Secretary, suspend ko na. So what? Kasi may akusasyon na eh. I-suspend ko 1 month ba? Suspend! Ito, very ano, napaka mabait ang approach. Anyway, hindi naman masamang magiging mabait. But kung ako ang nandyan, may ganyang ano, di i-suspend mo muna. Tama lang yun, na aalis muna sila para maging ang investigation patas. Kaya lang, paano kung hindi sila mag leave of absence? Kasi ang tono ng DA Secretary, he's just requesting na pwede ba mag leave of absence na kayo. Ganun po. Okay, so, ano ito? Sa tingin nyo, is there a truth? Mayroon bang katotohanan? Kasi nga, unless proven otherwise in a proper investigation, they're presumed innocent. Ito po, nagsalita, dalawang grupo. Si Senator Cynthia Villar, negosyante ito, palaging nag-investigate sa mga kalokohan sa Department of Agriculture. Sabi ni Senator Villar, she's not happy sa nangyari kasi old issue na daw yan, yung mayroong mafia. Ito na yung mafia. Kaya ang Senado, mag-conduct ng investigation in aid of legislation, mag-conduct at i-imbestigan nila ito kasi hindi maligaya si Senator Villar dito sa nangyari ngayon. Okay? Sino pa? Yung farmers group na SINAG, Samahang Agrikultura ng Pilipinas, yung executive director nila, Mr. Jose Caenglet. Anong reaksyon niya sa issue na ito? Parehas kay Senator Villar, old issue. Palagi na daw yan na nangyayari. Last year, maraming reports na natanggap ng SINAG na ganyan. Grabing kalakaran na ibebenta ang NFA rice
palalabasin na old stock yung malapit ng masira, yung pala pwede pa. So, marami ang kumikita kung ganun. So, matagal na daw na issue yan, sabi ni Mr. Kainglit, Jose Kainglit ng Samahang Industriya ng Agrikultura sa Pilipinas. Okay, ako naman. Personal kong experience ito. Kasi, nung nasa serbisyo pa kami, ako, kailangan namin ng mas murang bigas. So, marami akong dealing sa NFA para pangtulong ba sa mga yung katutubo, sa mga biktima ng ano, yung mga rebel returnees. Kailangan namin na pakainin yung mga pamilya ng mga nagsusurrender. So, bumibili kami ng bigas sa NFA. Ako, marami akong alam na pangyayari na ibebenta ng mga tiwali. Ha, hindi naman lahat, ha, Pera de los Buenos. Kaya lang, may mga tiwali talaga na opisyalis ng NFA. Ibebenta nila ng mura yung mga NFA rice sa mga traders. Yung traders naman, ire-resack lang from yung sako na may markang NFA, gagamit ng ibang sako na meron ng marka Valencia rice o yung colored na sako na ibebenta na ng mas mahal. So, ito pangluloko sa taong bayan kasi kung NFA rice, subsidized yan eh. May pera ng gobyerno kaya makakabenta ka ng mura. Ang laking tulong sana sa mga nasa laylayan kung maraming maibenta na mura na NFA bigas. Kaya lang, kakaunti, bibihira ka nang makabili kayo ngayon ng murang NFA rice. Ito sana ang ano, ito yung dapat itenda ng kadiwa. Kaya lang, wala rin. Mahal pa rin ang presyo ng bigas kahit sa kadiwa. Kaya, meron akong nakita na mga pictures ipinagmamayabang ng mga Ensenada vloggers, yung mga pro BBM na ito, tulong ng gobyerno, NFA rice, 25 pesos per kilo. Well, tama yun. Mga ganun lang. Kaya talaga, NFA rice, 25 to 30 pesos per kilo. Ang laking tulong. But ang problema, gaano katagal masustain ng gobyerno na magbenta ng ganong kamurang bigas, 25 pesos per kilo. Maraming pipila yan. Kahit ako, pipila din ako. Bibili. Bakit? Yan ang itulong natin sa Talandig tribal people, yung tinutulungan natin na nangangailangan ng murang bigas. Kaya lang, wala, hindi talaga magtatagal yan dahil mauubos po ang pundo ng NFA kung magbebenta ka ng ganoong ano. It's an artificial price. Yung ginawa sa Cebu provincial government, pakulo nila, papogi, na kaya yung, ano yan, yung campaign promise ni PBBM na gawing 20 pesos per kilo ang bigas, kaya yan. Anong kaya? Kayabangan. Nagpakitang gilas si Speaker Romualdez, nagpunta doon, nagpa-video, pa-picture, media exposure, nagkilo-kilo ng 20 pesos per ano, after 1 or 2 days, in-stop ang programa. Bakit? Nako, marami nang nagreklamo ng mga taga Cebu kasi hindi sila makabili. Kakaunti lang ang makabili dahil malulugi na ang Cebu City Cebu Provincial Government dahil hindi mo kaya talaga yung ganong 20 pesos. Kalukuhan yun. So, sana, kumusta na ang promise? 20 pesos per kilo na bigas, campaign promise. Wala. Sabi ng iba, na natupad, kailang nadagdagan. Kasi 40 pesos noon, nadagdagan ng 20 pesos. Kaya 60 pesos per kilo na ngayon. May nabasa kong comment kanina, bumili daw siya ng
Isang sakong bigas, yung 25 kilograms, 1,400 na ang pagbili ko, dati 900 lang. Correct. At the end of the term of PRRD, ganun lang, 900 to 950 pesos ang one half sako price ngayon. Yan ang pinakamababa, 1,400 pesos na. Ano ngayon? Gumagaan ba ang buhay o pahirap ng pahirap? Yan po ang legacy ng Marcos the Junior administration na ito.